at sa pagpapatuloy ng aking ay, di man to paglalakbay eh. Ano ba yun? Na mental block tuloy ako. Ano ba yung tamang term? Nakalimutan ko tuloy. Kasalanan nyo to eh. Minamadali nyo kasi ako mag-voice over. Pinanggigigil nyo na naman ako. Mga impacta talaga kayo. Charo. Oh, so hi everyone. Hello mga impactitas, mga ka-vertebrate, mga bisexual, pansexual, asexual. O, di ba nalito ka? Sa pagpapatuloy ng aking pag-explore, dito sa isang underrated park sa Dammam, Saudi Arabia, ang Murray Kabat Mountain Park, kung saan naipakita ko na sa inyo ang night view na nakikita nyo ulit ngayon kasi nirecap ko lang. So for today's video, ang ipapakita ko naman ay night view ulit. Charot! Siyempre day view, yun bang itsura niya kapag maliwanag? Kaya kinabukasan ay bumalik din kami agad ni Hesam Life, alas 4 ng hapon, na kahit nanggigitata na ako sa init, eh gora pa din kami para lang maipakita sa inyo yung mga tanawin. So kilala nyo naman na siguro yung kasama ko, ano? Kasi ilang beses na kami nag-collab nito. Sa mga hindi pa nakakaalam, siya po si Shopaw noon, pero ngayon ay Hesam Life na ang page niya. O diba ang taray, nagkaroon ng rebranding? Kala mo naman kung sila'y sa Soberano, ah. Hope Soberano, ikaw ba yan? Charot. Paki-follow na lang po ang kanyang bagong Facebook page. Thank you and good night. So bakit nga ba ako bumalik dito? Ikakagaling ko lang kagabi, di ba? Syempre dahil nabighani talaga ako sa ganda. Di ba ako din sumagot sa tanong ko? Hindi ko binabalikan ng isang lugar kapag hindi ko nagustuhan. At dahil sa bumalik ako, ibig sabihin legit na maganda ang mga tanawin dito. Sa totoo lang, nabitin po talaga ako kagabi. Kaya ako bumalik, o di ba? Kaya sana all binabalikan. Eh ganoon naman talaga kapag nag enjoy ka, nagustuhan mo, nasarapan ka, babalik-balikan mo talaga. Itong lugar yung tinutukoy ko ha, baka i-relate mo na naman yung love life mo dito, wala mang kinalaman. Pero diba sabi nga ni Daniel Padilla sa The House of Us, I may not have found the reason to stay, but I found the reason to come back. Ay, makikipagbalikan na yan, may sasabihin na siya. So kung napansin ninyo, kung pinapanood nyo ba talaga, ibang gate itong pinasukan namin ni Shopaw. Ito yung malapit banda sa may McDonald's kasi nga nag-take out muna kami doon bago nagpunta dito. Dito banda matatagpuan yung parang open field siya tapos hindi masyadong matarik yung mga akyatin mong bato. Kaya umakyat kami hanggang sa tuktok. Bilis-bilisan mo Hesam, ang bagal-bagal naman umakyat. Maabutan na tayo ng dilim. Pinalitali mo pa kasi yung jacket sa balakang mo. Ayan, nabibigat ang katuloy umakyat. Dito, makikita mo na yung overlooking view. Pinakita ko na to nung gabi, kaso nga madilim, diba? Ngayon, ganyan naman yung itsura niya kapag maliwanag. Kay gandang pagmasdan, diba? Ay, ba't andyan ka sa gilid? Malaglag ka dyan, Diyos ko. Sayang yung outfit mo. Pansayaw mo pa naman yan mamaya sa pistahan ng barangay. Ba't mo man kasi nilagay yung jacket sa balakang mo? Ah, mukha katuloy ate ng baile. Ayun naman yung mas mataas na bato. Subukan namin akyatin yan mamaya. Sa ngayon, magtitiktok muna ako. Yung solo ko lang sana, ano, yung walang makikisali ba? Kaso, ayan na siya, oh. Oh, palapit na siya, oh. Kahit di ko naman tinatawag, Diyos ko. Ba't ka andyan? Tinawag ba kita? Di naman ako nagtatawag. Ano ako, barker sa jeep para magtawag? Pang-isahan lang tong sinushoot kong TikTok, eh. Nakisali man ang dipungal. Charot. Kaya ayan, para di siya makasali sa TikTok ko, sabi ko, bidyuhan mo na lang ako. Ginawa ko kasi itong bakit malungkot ang beshi mo na hindi ko alam kung uso pa rin ba hanggang ngayon. Napag-iwanan na yata ako, ah. So, bakit malungkot ang beshi ko? Kasi, naka-jacket ang beshi mo kahit ang init-init. Sino ba naman hindi malulungkot dyan? Diyos ko, nagigitata na sa init. Sa totoo lang, pawis na buong kalamnan ko dyan hanggang kasingit-singitan, sus Mariosep. So kumain muna kami saglit, ano, dito sa may damuhan para man lang mahimasmasan ako. Kaso lalo akong na-stress kasi dito sa kinainan namin, ang daming langaw, pati mga langgam at insekto. Diyos ko, dati yata itong pinagpapastula ng camel. Itong Hesam kasi na ito, kung saan-saan nauupo, doon na lang sana tayo kumain sa tuktok ng bato, kahit ang init-init. Pagkatapos namin kumain, nagpunta naman kami dito sa parang may lapida ba ito, ano, charot. Kasi gusto daw ipakita ni Hesam yung hidden talent niya. Marunong daw siya magbasa ng Arabic. O sige nga, basahin mo nga. Siguraduhin mo lang na tama iya. Dahil kung mali, Diyos ko, mababash ka talaga. Bin Abdulaziz Ali Saud. O ano, sige. Kinta Alman. O, di mo na alam. Alman ay Mantazihu Jablul Murray Kabat 1430-429. Oh. Ay, galing naman itong kaibigan ko.
Galing magbasa ng Korean, charot. So dito naman sa sunod na pinuntahan namin, ito yung mas mataas pa. Pero hindi pa ito yung pinakamataas ha. Doon banda yung mas mataas talaga, kaso hindi namin napuntahan kasi may bakod. May daanan naman, pero may mga nakatambay na kasing Indiano dyan sa taas nung dumaan kami, kaya di na namin pinuntahan. Kaya ngayon, ang ipapakita ko na lang ay itong parang Edge of the World style. Yes, kung sa gabi ay parang kang nasa Judas Cave, dito naman sa umaga, kapag umakit ka dito sa matataas, parang kang nasa Edge of the World. Lalo na kapag magaling ka kumuha ng tamang anggulo dito. Nung minaydi ko nga yung picture ko dito, ang dami nag-comment na nasa Edge of the World daw ako. Hindi nila alam, nasa Edge of Glory lang pala. I'm on DH. Tama na, at ako'y natatakot na. May acrophobia pa naman ako. Takot ako sa matataas. Natatakot kasi akong mahulog sa maling tao. Alam nyo guys, kabadong-kabado talaga ako dyan habang nagpapapicture. Tapos habang pinipicturean ko din si Hesam, Diyos ko, di ko siya makuha na ng tamang shot. Nanginginig kasi ako, kinakabahan ba? Kaya ayun, na-visit siya sa mga kuha ko. Isa din pala sa napansin ko sa park na ito guys, hindi siya masyadong crowded. Hindi gaya sa Corniche na kapag ganitong oras, napalubog na yung araw, ang dami ng mga taong namamasyal. Pero dito, iilan pa lang kami. Kaya maganda po talaga mamasyal dito, lalo na kung gusto mong magkaroon ng peace of mind. Basta huwag ka lang magsama ng mga taong toxic, ha? Kasi kahit gaano ka-peaceful ang isang lugar, kung toxic naman yung kasama mo, wala din. Manatili ka na lang sa kwarto mo, magmuni-muni ba? Di ka pa napagod. Hanggang sa umalis na kami. Paalam muna, pansamantala, Moray Cabat Mountain Park. Salamat sa napakagandang tanawin at experience. Hanggang sa muli nating pagkikita. Ngayon, nakasakay na kami sa taxi ni Hesam Life pa uwi, pero hindi pa ako babalik sa Kubar. Yes, dito muna ako tutuloy sa accommodation nila. Kunin niya muna ako. Kasi bukas, may pupuntahan pa kami. At iyon ang magiging part 6 ng aking pamamasyal dito sa Dammam, Saudi Arabia. Ay, ba't may pa-portrait naman dito sa kwarto mo? Nakakaloka ka? Tapos may mga baby oil pa? Ano ba yan siya? O may tissue pa? Diyos ko. Ay, bulak pala yan. Mali-mali. Asan na ba siya? Ay, ayun. Andi pungal ba? Naghuhugas ng manok. Magluluto daw siya kasi ng kanyang specialty na adobong manok para sa dinner namin. So, na-excite ako kasi first time ko lang makakakain ng adobong manok dito sa Saudi. Oy, sa dinami-dami ba naman ang pwedeng iluto? Adobong manok pa talaga, diba? Abay, bagong-bago yan. Bihira ko lang talaga matikman yan dito sa Saudi. Ano ba kayo? Lumuwas pa ako mula Kubar papunta dito. Adobong manok lang pala ipapakain mo. Charot. Oy, na-appreciate ko yan. Pinaglutuan pa niya talaga ako, no? So, ayan. Kumain na po kami ng dinner. O, naging tatlo pa kami, diba? Mamaya kasi, pagkatapos namin kumain, magtitikos. Charot. Ano na ba itong mga pinagsasabi ko? Uy, tama na nga. O siya, hanggang dito na lamang yung vlog, ano? Abangan nyo na lamang po sa part 6 ang aming pamamasyal sa Dammam Fish Market. Maraming salamat po sa panonood. Muli, ito po si Oliver Castro na nagsasabing, do not be afraid of heights and don't be afraid to fall. Because once you allow yourself to fall, you allow someone to catch you.